nagtipon sa direction setting meeting ang mga leader at manggagawa sa Cavite Mission. Sa nasabing pulong ay nagkaroon sila ng inspirasyon at malinaw na pananaw samantalang patuloy na gagawa at magsisipaglingkod ngayong 2024 hanggang 2025. Ang mga malagang paksang na ibahagi doon, nasa balitang May Pag-asa ni Samuel Fuentes. Masiglang care groups, aktibong youth ministries at masusing pag-aaral ng Spirit of Prophecy, yan ang naging sentro ng direction setting na ginanap para sa mga elders and leaders ng mga lokal na iglesia sa pangunguna ng pamunuan ng Cavite Mission. Ang direction setting na ito ay ginanap upang mas mapaigting pa ang gawain ng Panginoon sa probinsya ng Cavite. Talaga yung battle cry natin, maging consistent tayo doon, it's one, reach one. Gumagawa, nakikiisa, at nagle-labor for the Lord's kingdom, lalo't higit ulahin nila ang kanilang mga mahal sa buhay at magkaroon ng total participation, ma-activate lahat ang care group. Parang may domino effect yan eh. Pag na-activate lahat ng care group, ay magiging maganda ang direksyon at hindi sila magbabackslide, mapapalakas sila, and at the same time, magiging discipler din sila. At of course, gusto natin ang bawat church ay makapag-plant ng church sa kanya-kanyang designated territory. Within this continuum, we can assemble another 25 churches, 30 companies, and 50 group of believers. At pagkatapos, of course, yung ating headquarter, hindi mawawala yun. Kinakailangan by the end of the term, 2025 December, natapos natin yung ating headquarter at saka yung ibang pangawain doon sa ating campus. At pagkatapos, kung luloobin ng Panginoon, Cavite will become a conference by the end of our term. Ang care group po, o ang care group ministry ay napakahalaga. Bakit po? Una, ito po ang sinasabi na dapat na ang ating mga local church ay maorganisa sa mga maliliit na grupo. Para po ano? Para yung pag-ibig, yung pagkakaisa, yung pagsasanay, yung pag-iibanghelyo, yung pagpapatatagan ng mga kaanib sa iglesia ay solidong magaganap at mangyayari kung ang bawat isa ay nakasama sa isang maliit na grupo ng ating mga lokal na iglesia. Kami nagpapasalamat sa pamunuan ng Cavite Mission na may mga ganitong directional settings na nagaganap. Una, sa panahon ng January na talaga namang kailangan ng iglesia para may direksyon ang patutunguhan ng programa at serbisyo sa lokal na iglesia. At ito'y malaking tulong din sa amin na may set up namin ng aming mga miyembro para sa ikasusulong ng banalagawain ng ating Panginoong Jesus dito sa Cavite area. Napakahalaga ng layuning ito para sa amin, lalo't higit nakita namin yung ratio kanina, napakalaki ng Cavite area. Magdodoble ang ating mga manggagawa, lalo't higit ang lokal na iglesia, mga membro, para sa ikasusulong ng gawaing ito at para mas madali ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Mula rito sa Aya Silang Cavite, hatid ang Balitang May Pag-asa. Ako si Samuel Fuentes para sa Hope Today and PUC News.